Magandang araw mga katagay. Tayo po ngayon ay pupunta sa Honda upang tumingin ng motor. Kasama ko ngayon yung aking anak. Andito kami ngayon sa may EDSA, sa Honda, sa corner at Harvard Street, Barangay Pinagkaisahan, Makati. Dito po yan sa may EDSA. At ngayong araw ay namili kami ng motor na aking bibilhin. At ang aking napili ay si RF-150. No? So, may nakita ako dito yung si RF-250. Ang ganda niya. Yung si RF-250RX. Ang ganda niya. Ang ganda ng kanyang headlight. Kaya lang talagang maganda rin ang price niya. So, ayan, no? Ito po yung Honda Rally. Ang ganda talaga. Hindi ko lang may view yung kanyang harap masyado kasi hindi ako makapasok. Pero ang ganda niya. Super. So, mamaya atin pong sasabihin ang price niyan, bawat isa. Titingnan muna natin tong mga motor na nandito na talaga namang wala kang pagpipilian na pangit. Ito naman yung CRF, yung panglaro. Yung panglaro. May dalawang klase kasi ang CRF. Isa yung pwede mong gamitin sa city. At ito naman yung CRF na panglaro lang talaga. Wala pong restro to. Wala din siyang headlight. So, pangwan lang talaga siya. Panglaro lang sa motocross. Yan po ay 200cc or 300cc. Hindi ko lang po sigurado. Hindi ko natingnan yung ilang cc siya. Pero ang ganda niya. Yan o, napahimas na nga si Katagay, mga kaibigan. Napahimas na lang, napasanaol na lang tayo dyan. Kasi talagang super ganda. Isa sa mga pinapangarap kong motor yan. Yung CRF na yan. Yan yung sinasabi ko. Putrakis. Napamura tutuloy tayo mga Katagay. Kasi talagang ito yung pinapangarap ko na isang araw makapaglaro ako ng motocross. No? So at ito yung sa likod natin. Ito naman yung mga big bike. Talaga namang wala ka dyang hindi pwedeng hindi piliin eh. Talaga namang mapapasana all ka na lang. Ang gaganda. Ito kasama ko nga pala yung aking kumpare, si parang JD, na namimili rin ng kanyang motor. At nakita namin dito yung bagong labas ng Honda. Yung anong tawag dito? Winner X. So, medyo may kamahalan din siya. Parang halos kakaya lang din ng sniper yung kanyang pormahan, no? At ang kanyang napili ay yung ADB, pero may mahal din. Ang budget lang niya ay nasa 100. So ito naman yung CRF niya, yan, no? CRF 200RX, grabe, 469,990 ang cash niya, no? At ito naman, so ito naman yung Rally. Yung Honda Rally. So ito yung CRF na nagustuhan ko. May isa pa akong nagustuhan na kulay, yung kulay black, kaso wala silang stock. Pero nung nakita ko to, mukhang maganda naman. Maganda naman yung combination ng color niya at parang maiba naman siguro kasi lahat na lang ng naging motor ko is kulay itim. So magta-try tayo ng pula. No? Maganda naman siya sa personal. Pero kung andyan yung kulay itim na isa, makikita ko ng personal, baka mas maganda nga yun. Ito kasing isa, is CRF din yan. Yung katabi, kulay white and black ang combination. No? Tingnan nyo naman, sa kung makikita nyo, ang ganda talaga niya. Yan yung, ito yung CRF na to, is yan yung pwedeng gamitin natin pang rides, kahit saan mo dalhin, kasi may restro siya. Hindi kagaya nung pang motocross, wala siyang headlight. So wala pong, para sa kaalaman ng lahat, wala pong restro yon. Pang laro lang talaga siya, hindi siya pwedeng restro, no? Kaya kung mapapansin nyo, wala siyang headlight. No, hindi kagaya nitong CRF na to, pwede mong gamitin. Ito yung combination ng white and black. So maganda rin naman siya, kaya lang hindi ko siya type. So ito naman yung CRF 150 Junior na pang motocross.
ito yung sinasabi ko, di ba? Kung may anak kayo na edad na 16 to 18 years old or 11 to na mahilig sa motor, yan, pwede nyo silang bilhin nito, CRF-150 din ito. Ang halaga nito is 160,000 sa cash. Kapag bumili kayo ito cash, may kasama na siyang jacket. Yan, may freebies na siya na jacket, gloves at goggles. So, yan yung kasama niya. And then, may kasama rin siyang helmet. Yan yung CR-150. Yan yung hindi pwedeng, hindi rin siya pwedeng i-registro yan. Kasi pang motocross lang yan, pang laro lang talaga. Yan yung helmet niya is medyo may kamahalan. Tinanong ko rin kung magkano pag binili ng cash. Is nasa 3,000 daw yung helmet na kasama nung CR-150 na yan na pang motocross. Diba? Ang sarap bumili pag may pera. Pero pag wala, mag-installment ka, medyo mabigat din. So ito, ang halaga naman nito mga katagay, sa cash niya ay 148,890 sa cash. Halos 149,000. No? So kapag gusto mong installment, yung down payment niya po is 20,000. 20,000 and then kung ang gusto niyo naman is mabilis na matapos, pwede niyo siyang kuhanin ng 12 months. Ang magiging monthly niyo diyan is 14,259. Sa 18 months naman, kapag gusto niyo ng 18 months, 1.5 year, is ang magiging monthly niyo diyan ay 10,491. Kung gusto mo naman matagal-tagal ng konti talaga at hindi kaya ng budget, pwede mo na siyang kunin ng 2 years. So sa 2 years, ang magiging monthly mo dyan is 8,591. Pero kung talagang hindi talaga kaya ng budget sa 2 years, pwede mo rin siyang kuhanin ng 2.5 years. Ang monthly mo naman dito ay magiging 7,456. At kung talagang mabigat talaga at hindi kaya ng bulsa, pwede mo siyang kuhanin ng 3 years. So, ang magiging monthly mo naman sa 3 years is 5,701. So, ang alam ko, pagka-updated ka at walang palya, may discount pa itong 300. So, magiging 5,4 na lang ang magiging monthly mo pag lagi kang updated at hindi ka nalilate sa pagbabayad. So, mga katagay, hanggang dito na lang yung ating pagpa-pricing ng ating kukuhaning CRF sa installment. So kung may pang-cash ka naman, mas maganda talagang i-cash. Kasi kung mag-monthly ka, mag-iisip pa buwan-buwan at mahirap mag-isip ng pang-monthly buwan-buwan, no? So hanggang dito na lang mga katagay ang ating vlog para sa araw na to. Bago ako magpaalam mga katagay, please lang naman, no, baka pwedeng makahingi ng isang subscribe dyan sa ating YouTube channel at pakilike na rin and pwedeng pakishare na rin mga katagay, no. So hanggang sa muli, bye bye, ingat po tayong lahat.